We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Tos yung aram na imbaga malam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa Ilocos Norte, ako si Joanne Punsoy. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Mga kapuso, alamin po natin ang pinakahuling bilang ng boto na nakuha ng mga tumatakbong presidente, vice-presidente at senador. Narito ang report. Patuloy na nangunguna si dating senador Bongbong Marcos sa pagkapresidente base sa partial and unofficial results ng COMELEC. As of 3 p.m. today, nakakuha na ng mahigit 30,975,596 na boto si BBM. Pumapangalawa si Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 14,764,282 votes. Pangatlo si Senator Manny Pacquiao na may botong 3,617,923. Nakakuha rin ng botong 1,879,335 si Manila Mayor Isko Moreno. Panglima si Senador Ping Lacson na may botong 879,631. Sunod sa may pinakamaraming boto si Faisal Mangundato, Ernie Abelia, Leody de Guzman, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor. Sa pagka-vice-presidente, nangunguna si Davao City Mayor Sara Duterte na may botong 31,411,919. Pumapangalawa si Senador Kiko Pangilinan na nakakuha ng mahigit 9,194,995 votes. Pangatlo si Senador Tito Soto na may 8,161,911 votes. Pumang-apat si Doc Willie Ong na nakakuha ng 1,837,611 votes. Panglima si Congressman Lito Atienza na may 266,270 votes. Sumusunod si Manny Lopez, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David. Sa pagka-senador, numero uno si Robin Padilla na may 26,314,272 votes. Pumapangalawa si Loren Legarda na nakakuha ng 23,888,174 votes. Pangatlo si Rafi Tulfo na may 23,078,088 votes. Pumang-apat si Win Gatchalian na nakakuha ng 20,298,116 votes. Panglima si Cheese Escudero na may 19,970,876. 19,121,294 votes naman
si Mark Villar para sa ika-anim na pwesto. Alan Peter Cayetano ang pampito na may 19,007,401 votes. Number 8 si Mig Zubiri na nakakuha ng 18,502,351 votes. Nasa 18,235,921 ang botong nakuha ni Joel Villanueva para sa number 9. Number 10 si JV Ejercito na may 15,629,811 votes. Number 11 si Risa Hontiveros na nakakuha ng 15,216,537 na boto. At panglabindalawa si Jinggo Estrada na may 14,910,025 votes. Ang resulta ay hango sa 97.80% na nationwide election returns ng COMELEC. Para sa eleksyon 2022 coverage, CJ Torida, GMA Regional TV, Balitang Amianan. Nanalong kandidato sa Vigan City at lalawigan ng Ilocos Sur na iproklama na. Narito ang report. Naging dikit ang laban ng mga magkatunggali sa pagkaalkalde sa Vigan City, Ilocos Sur. 509 votes lamang ang lamang ni Jose Bonito Singson Jr. bilang bagong alkalde ng lungsod. Tinalo ni Singson ang kanyang pamangkin na si Eva Marie Singson Medina. Panalo rin si Randy Singson bilang vice-alkalde. Okay naman ma'am, naging maayos po yung ating election. Wala tayong naitalang any violence dito sa Vigan. Meron lang mga minor problems especially sa during voting and sa canvassing but naayos naman po lahat. Iprinoklama na rin si Jerry Singson bilang gobernador at Ryan Singson bilang vice-gobernador. Pareho silang unopposed. Wala rin nakatunggali si Christine Singson bilang 2nd District Representative. Balik Kongreso rin si Ronald Singson matapos talunin si Congressman D.V. Savellano. Except for one municipality na nagkaroon tayo ng konting kaguluhan. Also, kudos to the police and the army. Yeah, na-contain naman natin yung peace and order sa probinsya. Ilocos Sur ang ika-anim na lalawigan sa bansa na may pinakamalaking bilang ng unopposed candidates na abot sa 28. Para sa election 2022 coverage, kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, GMA Regional TV, Balitang Amianan. Batac City sa Ilocos Norte nahuli sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato dahil sa sirang SD card. Yan ang tinutukan live ni Joan Ponsoy. Partner! Yes, partner. Alam mo, pinakahuli nga na nakapagsumite o nakapag-transmit ng election results ang lungsod ng Batac. Dito yan sa probinsya ng Ilocos Norte. Gaya ng nabanggit mo, dahil na rin ito sa nasirang SD card. Ang kwento sa atin ng COMELEC officer ng Batac City, alas 3 ng hapon kahapon ay nasira na itong SD card at naibigay lamang itong kapalit nito kanina alas 3 ng madaling araw. Agad naman na nagsagawa ng contingency o paraan para nga ma-transmit itong election results. Ito yung muling pag-feed nga ng mga balota ng 590 na mga botante doon sa vote counting machines. Natapos naman itong pag-feed ng balota sa mga VCMs ng 10 a.m. Pero ang naging problema na naman, partner, ay itong signal. Kaya ganun na lamang yung naging rason ng pag-aantala nga ng pag-transmit ng election result mula nga sa Batac City patungo dito sa Provincial Board of Canvassers. Actually, partner, 1% lang naman ang nagka-problema nga sa nasabing lungsod. Pero nasa 519 nga na mga botante, itong kailangan pang maipabilang nang sa ganun nga ay officially makapag-transmit ang Batac City ng election result sa Provincial Board of Canvassers. Pero bago yan, partner, nais ko lang idagdag na kanina nga mag alas 4 ng madaling araw ay nagdeklara ng pagka-alkalde muli itong si Michael Pion dito sa Lawag City. Siyang incumbent na alkalde ng Lawag City at two terms na nga siya bilang alkalde dito sa lungsod. Siya ay independent at sinabi niya kanina sa atin na naging emotional siya lalo pat medyo matindi, medyo kaunti lamang itong naging laman niya sa kanyang katunggali. Siya ay nagkaroon ng 25,502 votes
Samantala ang kanyang katunggali na si Cheville Fariñas ay mayroong 25,342 votes. Nasa 160 votes lamang ang kanyang lamang. Samantalang ang kanya pang katunggali na si Toto Lazo ay mayroong 16,005 votes. Kung matatandaan natin, partner, si Toto Lazo naman ang iprinomote o inendorse nga ng kanyang pinsan na si presidential candidate Bongbong Marcos. Pero ayon naman kay Kion ay wala siyang naging sama ng loob sa kanyang pinsan. At lalo't nung nagkita raw sila sa mismong polling center kahapon ay nagitian pa raw sila. At masaya raw siya na nangunguna nga ang kanyang pinsan na si BBM sa presidential race. Actually, partner, 8 o'clock a.m. kanina ay natapos na rin na na-receive itong election results para sa first district nga ng Ilocos Norte, kung saan ay iproklama na panalo sa first district sa pagkakongresista si Sandro Marcos. Kanina rin ay sinagawa na itong proclamation sa mga nanalong kandidato dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Bandang alas 2:30 yan at umabot ng mga bago mag alas 4 ng hapon kanina, kung saan nga ay nanumpa or dineclare na winner nga sa pagka-governor sa incumbent governor Matthew Marcos at vice governor naman sa Ilocos Norte si Cecilia Marcos. Gaya na nabanggit natin kanina, sa first district ng Ilocos Norte ay si Sandro Marcos at sa second district naman ay si Angelo Marcos Barba. Partner. Partner, linawin lang natin ano yung nabanggit mo, na ang pinsan ni Bongbong Marcos ay si Mayor Michael Kion at hindi si Vice Mayor Toto Lazo na sinuportahan naman ni BBM. Yeah. But anyway, 100% yes, tama, na ba? Tama. Yeah. Okay, partner, 100% na ba na transmitted lahat ng ER sa Provincial Board of Canvassers? Yes, partner, actually according sa Provincial Election Supervisor ay ano bang gagawin nyo na, sir? Sabi ko pagkatapos nito, sabi nila magta-transmit na lamang sila ng election results nga sa COMELEC at sa mismong Congress nga sa National. Yun na lang daw ang kanilang gagawin. Nang sa ganun nga ay tapos na rin itong kanilang trabaho dito sa may COMELEC partner. So lahat ng winning candidates dyan sa provincial government ng Ilocos Norte ay proclaimed na ng COMELEC partner. Yes, partner, hindi lang natin nabanggit kanina, pero pre-claim na rin kanina maging nga itong 10 na sanggunyang panlalamigan na members nga. Dalawa ang distrito dito sa probinsya ng Ilocos Norte, pero tiglima itong kanilang mga board members. So, dineclare na rin sila o pre-claim na rin sila kanina nga, kani-kanina lamang dito sa ating area. Partner, may impormasyon na parating si dating Senador Bongbong Marcos at a-attend ng isang misa at sa proklamasyon ni Sandro Marcos bilang panalo na congressional candidate sa 1st District ng Ilocos Norte. Nandiyan na ba siya? Partner, inabangan rin natin yan. Ang daming mga media ang nag-abang kay presidential candidate BBM nga, pero hindi siya dumating. Ang dumating lang kanina na nauna ay si Sandro Marcos. At ang kanyang mga kaanak na dumating ay si Senator Amy Marcos, si Governor Matthew Marcos, ang kanyang mga kapatid, si Borgie, at yun nga, yung kanyang pang kaanak na si Angelo Barba. Wala naman, hindi naman dumating si BBM. At yung impormasyon nga kaugnay sa misa, natanong rin si Governor Matthew regarding dyan, ang sabi niya ay wala na raw activity pa na gagawin. Alright, maraming salamat, partner Joan Punsoy. Matapos ang rollback noong nakaraang linggo, nagpatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Tumaas ng 3 pesos and 90 centavos hanggang 4 pesos ang kada litro ng diesel at 4 pesos hanggang 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Bunsod ito ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. 22 anyos na Pangasinense, top 4 sa Electronics Engineer Licensure Exam. Kilalanin sa report.
Ipinagmamalaki ng inang si Anita mula sa barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan, ang tagumpay ng kanyang bunsong anak, ang 22-anyos na si Franz Ferdinand Velasco, ang top 4 sa katatapos lang na 2022 Electronics Engineer Licensure Examination mula sa 1,925 na kumuha ng licensure exam sa buong bansa. Kaya sabi ng kuya niya, ma, nagre-review si Franz, naglalaro naman po palagi. Kaya yung mga parang wow, yung parang kayo nung lumabas po yung result, wow, ang galing naman ng anak ko. Top 2 rin siya sa Electronic Technician Licensure Exam. Ayon kay Velasco, hindi biro ang mga pinagdaanan niyang online review bago ang board exam. Ang tagumpay ni Franz, alay raw niya sa kanyang ina. Alam ko yung mga hirap at talagang soon ako rin naman yung magbabalik sa inyo. Never siyang umabsent. Wala siyang namimiss, siguro nalilig lang. Pero nakikita mo talaga, siya laging, pag papasok ka sa kwarto, sa classroom, laging nasa harap yan. Sa apat na magkakapatid na Velasco, tatlo sa kanila ang top-notchers sa kanilang board exam. Ang kanyang mga kapatid na si Fern Adriel at Ferin, parehong top 8 sa 2015 Certified Public Accountant Licensure Exam at 2018 Electronics Communication Engineering Licensure Exam. Walang board exam ang isa pang kapatid na nagtapos ng kursong Business Administration. Mag-isang itinaguyod ni Anita ang mga anak dahil maaga silang inulila ng kanyang mister na pumanaw noong 2005. Pagdating sa financial, kasi siyempre wala po akong work. Pero sa pag-aaral po nila, believe po talaga ako kasi wala po talagang problema. Sila po yung napukusang mag-aaral mabuti. Siguro dahil nakita nila yung hirap. Kasama si Henry Domincil, Russell Simorio. Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Timbog ang dalawang sundalo dahil umano sa paglawag sa Comelec Ganban sa Gonzaga, Cagayan. Tubong Gonzaga ang dalawa at parehong nakadestino sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Kahina-hinala raw ang galaw ng dalawa kung saan lagi raw silang pumaparada malapit sa bahay ng isang barangay chairman. Nagsumbong ang barangay chairman sa otoridad na nagresulta sa pagkahuli ng dalawa. Ayon sa pulisya, ang dalawang nahuli ay tauhan umano ng isang kandidato sa lugar. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Milan Fernandez at iba pang nanalong kandidato sa Dagupan City iprinoklama na ng Commission on Elections. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, eksaktong 9:29 kaninang umaga nang matapos ng bilangan ng boto or canvassing of votes sa May City Board of Canvassers sa Dagupan City kanina at lumalabas nga doon nga sa result ng botohan na nangunguna sa pagkaalkalde o nanguna na sa pagkaalkalde si dating Mayor Belen Fernandez na nakakuha ng 67,499 votes. Mas mataas ito ng higit 14,000 votes kumpara sa nakuhang boto ni Dagupan City Incumbent Mayor Brian Lim na nakakuha naman ng 53,042 votes. Panalo rin sa pagka-busy alkalde si Incumbent Vice Mayor Brian Cua na nakakuha naman ng 73,766 votes. Naiproklama na rin si Fernandez at Cua kanina at kasama nila sa proklamasyon ang kanilang mga supporters na kanina ay napansin natin na emosyonal yung ilan dahil nagbunga raw yung kanilang hirap sa ilang buwan o ilang linggo nilang pangangampanya. At ayon naman sa Comelec Dagupan, umabot sa 89.86% yung naitalang voters turnout. Mataas ito at katumbas ito no ng higit 124,000 na botante mula yan sa 138,721 na registered voters dito sa lungsod ng Dagupan. Naging maayos din umano ito nga nangyaring canvassing of votes at wala silang mga naitalang untoward incident. Si Jay.
Razal, may mga sektor ba na tinukoy si Mayor-elect Belen Fernandez na mga tutukan niya sakaling mag-assume na ng office, Razal? Yes, si Jay, nakapanayam kanina ng media ang nagbabalik alkalde na si Belen Fernandez at sinabi nga niya sa atin kanina na tututukan daw niya yung mga kabataan at mga senior citizen. Pangunahing tututukan niya dan yung kalusugan at proprotektahan daw niya lalo yung mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship. At pati yung mga tricycle driver ay binanggit din kanina ni nagbabalik ka Mayor Belen Fernandez. Ang sabi niya ay libre na daw yung prangkisa ng mga tricycle drivers dyan sa may lungsod ng Dagupan. Marami pa raw siyang proyekto dito sa lungsod ng Dagupan sa oras na maupo na siya sa pwesto. Si Jay. Kumusta naman dyan sa kinaroroonan mo ngayon, Russell, sa canvassing of votes sa probinsya? Yes, CJ, kanina nga alas 11:30 ng umaga na magsimula ang canvassing of votes dito sa may provincial board of canvassers at umabot na no, sa mahigit 30 na bayan yung nakapag-transmit ng kanilang mga election result. Hinihintay na lang yung result ng tatlong bayan, kabilang dyan ang bayan ng Mabini, Manawag at Santa Barbara. At ayon pa sa COMELEC Pangasinan, kanina nasaksihan din natin no, yung proklamasyon ng ilang nanalong kandidato sa provincial level at per district yung naiproklama kanina. Nakita rin natin dito kanina ang bagong governor ng Pangasinan, lalo't siya na yung nangunguna doon nga sa may resulta ng botohan na si Ramon Monmongico III at kasama niya ang kanyang ama na representative ng 1st District ng Pangasinan. At so far ay tuloy-tuloy pa rin yung paghihintay ng Provincial Board of Canvassers sa mga dadalhin pa dito o doon sa mga maitatransmit na election returns. CJ. Russell, mabalikan ko lang no yung Dagupan, ha, yung nangyaring election sa Dagupan. May reaction na ba na inilabas si Mayor Brian Lim doon sa naging resulta ng election, Russell? Yes, CJ, sa isang social media post, sinabi ni Mayor Brian Lim no, na nagpapasalamat siya sa mga taong tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta sa kanya despite nga na hindi siya pinalad ngayong eleksyon. At talagang kinongrats din niya yung mga bago na mga opisyal ng lungsod ng Dagupan, kabilang na dyan ang nagbabalik alkalde na si Belen Fernandez. CJ. Alright. Maraming salamat, Russell Simorio. Iprinoklama na si Provincial Board Member Myla Tingke bilang bagong halal na City Mayor ng Tuguegarao. Tinalo ni Ke si Incumbent Mayor Jefferson Soriano ng mahigit 2,000 boto lamang. Re-elected naman bilang Vice Mayor si Bienvenido de Guzman matapos talunin ang tandem ni Ken na si Atty. Alipio Pagulayan Jr. Pagkuha ng RT-PCR test result, mapapadali na matapos buksan ang molecular laboratory sa Ilocos Sur. Narito ang report. Operational na ang Molecular Biology Laboratory sa Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Silang. Apat na lisensyado medical technologists ang mangangasiwa sa nasabing laboratory. Mapapabilis nito ang paglabas o pag-release ng mga resulta ng RT-PCR test na dating inaabot ng ilang araw. Hindi na tayo kailangan mag-send sa Lauderdale at sa Ilocos Norte for specimen. We won't even have to wait for days anymore kasi hours na lang ito. Nasa 100 square meters ang lawak ng laboratory. Bawat test nagkakahalaga ng 2,800 pesos para sa traveler at mga non-PhilHealth members. Kaya niyang mag-cater ng madami kasi dalawang PCR machine naman yun. The lab is open from 8-5. Kung may PhilHealth naman, wala nang babayaran. Saka kung intention, kaya yan i-reassess. Tinatayang 15 hanggang 20 million pesos ang budget sa Molecular Laboratory. Ivy Hernando, Balitang Amianan.
Mga nanalong kandidato sa San Fernando City La Union hindi agad na iproklama matapos magka-problema sa pag-transmit ng mga balota. Mula sa La Union, may live report si Tere Sundayon. Tere! CJ, kagabi nga nakita natin ang excitement ng mga tao na pumunta dito mismo sa harap ng San Fernando City Hall para makita kung nanalo ba ang kanilang mga pambato, pero nabigo sila. Pinoklama na rin ang mga nanalo sa pagka-alkalde at vice-alkalde sa San Fernando City La Union na si Dong Gualberto at Alf Ortega. Pasado alauna ng hapon kanina nang matapos bilangin ang boto mula sa ilang presinto sa Barangay Pakpako. Umabot pa sa 12 oras ang paghihintay sa isinagawang manual feeding sa VCM at manual upload. Humingi ng paumanhin ang election officer hinggil sa nangyaring delay sa canvassing of votes. Kung naiintindihan niyo ang senador sa nangyari, pasensya. Aminado ang electoral board sa atrasadong pag-transmit ng election returns dahil sa nangyaring aberya. Habang nag-under po kami ng COVID, biglang nag-shutdown yung machine namin. Tapos may angin na siya. After nun, na-corrupt na naman yung SD card namin. CJ, kanina rin nakita natin ang sigawan at saya ng mga supporters ng mga nanalong kandidato dito mismo sa harap ng San Fernando City Hall. Para sa Election 2022 coverage, kasama si George Benson. Tere Sundayon, GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maraming salamat, Tere Sundayon. Naghihintay na lamang ang Letran Knights ng makakaharap sa finals ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament. Una ng pasok sa finals ang Knights matapos talunin ang Perpetual Altas sa kanilang semi-final match. Samantala, magbabagbagan ang San Beda Red Lions at Mapua Cardinals bukas para sa kanilang do-or-die game. Ang mananalo sa laro ay siyang magkakasagupa ng Letran sa finals. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ilang volunteers nag-back out dahil sa umano'y paglipanan ng private armed group sa ilang polling center sa Pilar Abra. Ang detalya sa report. Takot ang naramdaman ng ilang botante sa Barangay Dalit, Pilar Abra. Maaga pa lang kasi, may mga umano'y private armed group na raw sa harap ng polling center. Pinauuwi at hindi na pinaboboto ang ilang botante, maliban na lang kung magpapalit ng damit. Si Aling Vida, hindi tunay na pangalan, napilitang magpalit ng damit para makaboto. Kasi ma'am, nakaputi ako kanina. Kaya lang, nang nagpunta ako rito, yung mga nadaanan ko, ay huwag kang pupunta kung hindi ka nakapula. Hindi ka nila papapasukin. Ilang PPCRV volunteer din ang agad nag-back out dahil sa takot sa lugar. Yung iba dahil na rin sa takot na rin, kaya umuwi na lang. Pinayagan ko na, syempre. Dahil sa tensyon sa ilang barangay sa Pilar, konti lang din ang bumoto sa ilang polling stations. Matapos matanggap ng COMELEC at PNP ang ulat, agad nagdagdag ng puwersa sa ilang barangay sa Pilar. Mayat maya din ang pag-iikot ng sundalo at pulis sa mga barangay. Naudaran namin yung PNP at Army. Kaya katunayan nga, nagdagdag pa ako ng may isang batalyon from task group para madagdagan ng pwersado. Para sa Election 2022 coverage, kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, GMA Regional TV, Balitang Amianan. COMELEC control sa Pilar Abra lifted na ayon sa COMELEC, pero mga pulis at sundalo mananatili sa lugar ayon sa PROCOR. Mula pa rin sa Abra, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, bagamat lifted na ang COMELEC control sa bayan ng Pilar Abra, ayon sa PNP, kinakailangan pa rin manatili ang puwersa ng kasundaluhan at kapulisan sa lugar. Inalis na
sa ilalim ng COMELEC control ang Pilar Abra, kasunod ito ng proklamasyon sa mayor-elect at pag-concede ng magkapatid na incumbent mayor at vice mayor sa bayan. Tahimik na raw sa lugar at wala nang nakikitang anumang banta sa seguridad. Katatawag ko doon sa SAF, Army at PNP doon. Ang sabi naman nila ay parang very peaceful na ngayon. Siguro contributory yung natalo daw na magkapatid ay nag-concede na. Bagamat lifted na ang COMELEC control, mananatili ang mga nakadeploy na pulis at militar sa bayan. Tuloy-tuloy yung ating deployment hanggat matapos itong election period or pwede pa sila ma-extend as the need arises. Samantala, naitala ang mababang election turnout sa Pilar mula sa mahigit 7,000 registered voter na sa mahigit 6,000 lang ang nakaboto. Landslide ang pagkapanalo ni Tyrone Beronia na nakakuha ng 6,210 na boto habang si incumbent Mayor Maro Sumera ay nakakuha lamang ng 291 na boto. Ayon sa COMELEC, isa sa dahilan ng mababang election turnout ay ang takot ng mga botante. Medyo mababa ang turnout ng botohan. Probably, siguro, dahil sa intense political situation at medyo critical na security condition, meron siguro maraming ang hindi bumoto, hindi lumabas. CJ, overall, masasabi raw na maayos ang management ng COMELEC sa bayan ng Pilar na unang isinailalim sa COMELEC control. Lubos din ang kanilang pasasalamat sa hanay ng PNP, Philippine Army at maging sa ABRA Task Group. Samantala, update lamang ako CJ sa ongoing na canvassing dito nga yan sa Kapitolyo ng ABRA. Actually, kani-kanina lamang ay dumating na yung election return ng pinakahuling bayan na magta-transmit ng election return dito nga yan sa probinsya ng ABRA. At yan ay yung bayan ng Tineg. So sa ngayon, inaantabayan na lamang natin anytime yung isasagawa ng COMELEC, isasagawa ng Provincial Board of Canvassers na declaration and proclamation sa mga mananalo, na kandidato mula sa governor, vice governor, provincial board member at ng congressman. Mamaya rin malalaman natin yung kung gaano nga ba kataas o kababa yung election turnout dito sa probinsya ng Abra. Si Jay? Jasmine, ano yung mga dahilan kung bakit atrasado yung pagdating ng election returns mula sa bayan ng Tineg, Abra? Yung naging problem kasi CJ sa barangay sa bayan ng Tineg ay yung signal nga doon sa mga barangay. Actually, since then, bago pa mag-start yung election, ay aware na ang COMELEC doon nga sa problem ng kawalan ng internet connection or signal sa mga nabanggit nga na barangay, sa mga nabanggit na bayan. Pero ang ginawa naman, naging maagap din ang COMELEC sa kung ano ba yung dapat na gawin. And kaninang umaga nga ay through chopper, ay sinundo na yung isang VCM sa isang sitio para hindi na umabot pa ng 2 days yung canvassing dito nga yan sa Kapitolyo ng Abra, CJ. Doon sa bayan ng Pilar, Jasmine, hanggang kailan magtatagal yung pwersa roon ng mga pulis at mga militar na magbabantay sa bayan? Actually, CJ, ayon sa COMELEC, pupwede nang mag-withdraw or pupwede nang mag-pull out ng ilang puwersa mula sa Philippine Army or mula sa PNP. Pero ayon kasi sa PNP Procorps, hanggat hindi natatapos yung election period, ay hindi pa aalisin or ipu-pull out yung mga kapulisan doon. Dahil ang tinitignan kasi ng Procorps, pinaghahandaan din ng Procorps, yung possibility nga na sinasabi yung post-election situation, yun yung binabantayan. So better daw na bagamat lifted na nga yung COMELEC control, mas mainam pa rin na nakaready at nakabantay pa rin doon sa lugar o sa bayan ng Pilar. Bagamat ayon sa PNP at ng COMELEC, CJ, ha, na maayos naman na yung situation doon sa bayan ng Pilar. CJ. May impormasyon ka na ba, Jasmine, kung anong oras ipoproclaim yung mga winning candidates sa provincial level? Anytime, CJ, sisimulan na yung declaration and proclamation. Actually, dito sa ating kinaroroonan ay naka-ready na yung lugar. So, hintayin lamang natin, CJ, antabayanan lamang natin. Dahil actually, siguro mga 5 minutes before tayong umere, tsaka lang talaga dumating yung last na election return. So, anytime, CJ, antabayanan lamang natin yung proclamation, yung declaration and proclamation sa mga nanalong kandidato dito sa probinsya ng Abra.
Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Incumbent Mayor Benji Magalong at iba pang nahalal na opisyal sa Baguio City, iprinoklama na. Transmission of votes na sa 100% na. Narito ang report. Formal nang iprinoklama ang mga bagong halal na opisyal mula sa alkalde, vice alkalde, congressman hanggang sa city councilor sa Baguio. Re-elected si Benji Magalong bilang alkalde ng lungsod. Patuloy raw na tututukan ng kanyang administrasyon ang sektor ng kalusugan at turismo sa lungsod. Well, at least may affirmation na. So finally, we can already move on. In fact, this morning nasa office na ako. Opisina na kagad ako. Kasi ayaw naman namin maputol yung aming mga programa. Tuloy-tuloy. I have to do the request para sa pag-unlad ng bagyo talaga. Kasi sila na talaga ang uupo dyan. Manunumpa sa tungkulin ang mga nanalong opisyal sa June 30. Aabot sa 168,280 ng bilang ng mga registered voters sa lungsod. Ngunit ang aktual na bumoto ay nasa 139,461 lamang. Sa kabuuan, nasa 82.90% ang total voters turnout sa lungsod. Para sa election 2022 coverage, kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, GMA Regional TV, Balitang Amianan. Sa puntong ito, mga kapuso, ating alamin ang pinakahuling sitwasyon at iba pang kaganapan sa canvassing of votes sa Pangasinan. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Si Jay, andito tayo sa may provincial capital dito sa Maylinggayon, Pangasinan. At sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang canvassing ng votes o bilangan ng boto dyan sa may provincial board of canvassers. At election result, mula sa tatlong bayan na lang yung hinihintay ng provincial board of canvassers. Kabilang dyan ang bayan ng Mapandan, Natividad at San Quintin. Dahil yung mga ibang bayan ay nauna nang nakapag-transmit ng kanilang mga election result. Hindi sila nakapagtala ng anumang problema sa kanilang mga SD card at doon sa kanilang mga ginamit na vote counting machines. Mahigpit din no yung seguridad na ipinatutupad dito sa loob at labas ng session hall kung saan isinasagawa yung proclamation at yung canvassing ng boto. Nakita natin nakakalat diyan yung mga pulis at doon pa lang sa entrance ay talagang sumasalang sa temperature check at binibigyan ng alcohol yung mga pumapasok para maiwasan pa rin yung COVID-19 at maipatupad ang umiiral na health and safety protocols. Ayon naman sa assessment ng COMELEC Pangasinan, mas naging mabilis ngayon yung proseso ng bilangan ng boto. Unlike kasi ng mga nakaraang eleksyon o nakaraang pagbibilang ng boto o maabot umano ng 3 hanggang 5 araw yung iginugugol nila bago sila makapagproklama ng mga nanalong kandidato. Pero sa ngayon, mabilis daw at kanina nag-start lang silang mag-convene ng 11:30 pero kaninang hapon o sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung proclamation doon sa mga nanalong kandidato sa kanya-kanya nilang mga distrito. Yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa may provincial capital. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Partial at unofficial result ng gubernatorial race sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin. Narito ang mga nanguna at nangungunang kandidato sa pagkagobernador sa iba't ibang lalawigan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa Region 1, sa Ilocos Norte, nangunguna si Matthew Marcos Manotok na nakakuha na ng 261,885 na boto. Ano po naman si Jerry Singson ng Ilocos Sur? Sa La Union, nanguna si Rafi Ortega David na may 348,269 votes. At sa Pangasinan, nangunguna si Ramon Gico III na may botong 884,626. Sa Region 2 naman, nangunguna si Manuel Mamba sa Cagayan na may botong 301,162. Si Rodito Albano naman ang nangunguna sa Isabela na may botong 670,367.
Sa Nueva Vizcaya, nanguna si Carlos Padilla na may botong 143,552. Si Dax Cua na may botong 82,362 ang nangunguna sa Quirino. Si Malukay ko naman na Batanes ay nakakuha ng 6,489 votes. Sa Region 3, sa Pampanga, nangunguna si Delta Pineda na may 647,747 votes. Si Oyi Umali sa Nueva Ecija na may 825,857 votes. Sa Zambales, nakakuha ng 199,874 votes si June Ebdani. Ano po naman si Susan Yap ng Tarlac? Pati si Joette Garcia ng Bataan. Nangunguna si Daniel Fernando ng Bulacan na may 974,069 na boto. At sa Aurora, nangunguna naman si Christian Noveras na may 74,656 votes. Samantala sa Cordillera, sa Abra, nangunguna si Nick Valera na may 73,806 votes. Si James Edduba naman sa Kalinga na may 59,688 na boto. Ano po sibut-sibulot ng Apayaw? Nanguna si Jerry Dalipog ng Ifugao na may 80,127 votes. Sa Benguet, nangunguna si Melchor Diclas na may botong 112,253 votes. Nangunguna rin si Bonnie Lakwasan sa Mountain Province na may botong 71,115 na boto. Para sa Eleksyon 2022 coverage, CJ Torida, GMA Regional TV, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa hilagat gitnang Luzon, maging sa mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.